everyone, good evening, I'm back. This is Sam Brusas and this is my channel. Before anything else, I would like you to invite to please click like and subscribe my channel. Maraming salamat po. Oh my God, this is it. Pag-uusapan natin ngayong gabi. Eto po. Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. But bago po yan, gusto ko po munang kamustahin kayong lahat na sana po lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Oh my God, ingat-ingat lang po tayo ngayon sa panahon natin kasi pabago-bago, minsan maulan, minsan mainit. So, madali tayong dapuan ng sakit. Ako nga po, sa totoo lang, kaya hindi po ako nakakapag-take ng videos etong mga nakaraang araw kasi talagang grabe ang nang magayon tonsil ko, nilalagnat ako. So yon, hanggang ngayon medyo hindi pa rin okay yung pakiramdam ko. Kaya lang, gusto ko nga po i-share sa inyo ito ngayon. Kung ano po to, yan po ang tatalakayin natin. Okay, so pag-uusapan natin ngayong gabi, paano ba ako na-approve o paano ba ako naging isang YouTuber? So yon, nung una, syempre sad ako nung, actually May 13 yun eh. Mga May 1st, medyo malungkot ako kasi ayun nga, nawala kasi si mama ko, namatay siya noong November 5. Malungkot na malungkot yung feeling ko na parang hindi ko alam kung ano yung direction ko, kung ano yung gagawin ko. Medyo parang naliligaw ako na hindi ko talaga alam kung saan ako magsisimula, paano ko kukuha na excitement uli. Kasi masayahin naman talaga akong tao. Pero mula nga nawala yung mama ko, medyo parang nalungkot talaga ako. Bumaksak talaga ako, sa madaling salita, baksak talaga. So yon. Tapos hanggang sa isang beses na naginip ako, ang sabi ng mama ko, ay nako, mag-take ka ng videos. Yun lang, wala naman siya sinabing YouTube. Ang sabi lang niya, mag-take ka ng videos. Tapos di yon, ako naman, in-ignore ko kasi parang, for what, hindi nga ako mahilig mag-videos. Mahilig ako mag-selfie. Kaya kung sa mga sa Facebook ko, ay nako, every details, nagsiselfie ako. Pero yung nawala nga yung mama ko, na-stop ako doon. Ayun. Pasensya na kayo sa boses ko, medyo talagang masakit talaga yung tonsil ko. So yon after nun, May 13, nag-videos ako kasi wala akong ginagawa. Nag-video ako mag-isa. Ako makain ako ng sardinas. So yon sabi ko, nag-talk about sardines. Tapos after nun, in-upload ko sa YouTube. Tapos, parang gumagawa ako ng video 2 times a day. Tapos, saglit lang naman, mga 3 minutes, tapos ina-upload ko. Kung ano-ano, tapos parang ino-observe ko kung may nanonood ba o wala. Pagkatapos, sabi ng friend ko, sabi niya, mag-apply ka ng AdSense para ma-approve yan, ma-monetize yung channel mo. Sabi ko, sabi niya, nag-YouTuber ka? Sabi niya, YouTuber ka ba? Nahiya pa nga ako kasi parang hindi naman ako seryoso sa ginagawa ko. Tapos sabi ko, wala lang, nagtitake lang ako ng videos, tapos kung ano-ano lang. Tapos hanggang sa, ayun, nag-apply nga ako ng AdSense, May 29. Nag-apply ako ng AdSense. Tapos sabi ng AdSense sa akin, kailangan ko daw ma-reach yung 4,000 hours and then 1,000 subscribers. Sabi ko, mukhang mahirap to. Sino naman manunood sa akin? To be honest, yun yung unang pumasok sa utak ko. Ang hirap naman nito. Paano ko ma-achieve yan? Sino naman manunood sa akin? At paano ko makukuha yung 4,000 hours? Pero guys, syempre, hindi po talaga siya ganong kadali. Promise. Talagang tinrabaho ko siya ng bonggang-bongga. Ganun ako eh. Kasi kapag may gusto akong ma-achieve, talagang nag-work hard talaga ako. Kasi kailangan kong ma-achieve yon, so kailangan kong pagtrabahuhan yon. So ginawa ko, everyday ako nag-a-upload ng videos. Everyday, every night nagte-take ako ng videos, kinabukasan na i-upload ko. Walang palya, kasi may nagbigay sa akin ng advice. Sabi niya, kung gusto mo ma-monetize yung channel mo, dapat manood ka, mag-upload ka ng videos everyday. Tapos, yun din, yung napapanood ko rin sa mga YouTuber na nag-success naman. So, ang sabi talaga nila, ang key daw talaga is mag-upload ka everyday. At ako naman, ang sasabihin ko rin sa inyo, dahil sa experience ko,
guys, walang imposible. Mag-upload ka everyday. Kasi everyday may manonood sa iyo, everyday may bago ka, may papasok na bago, may papasok na subscribers. Yon. Believe it or not, guys, nakuha ko siya. Yung 4,000 hours saka yung 1,000 subscribers, nakuha ko siya in 3 weeks. So yon, talagang ganun kabilis, promise. Pero ganun din kahirap yung pinagdaanan ko kasi halos magkasakit nga ako. Hanggang ngayon, tignan nyo nga. So yon, so talagang na-reach ko siya ng mabilis. And then, yung na-reach ko na siya, ang sabi sa akin ni YouTube, i-apply daw, approved daw ako para sa i-observe nila yung mga videos ko, check daw nila, blah blah blah. Hanggang sa ganun na ngayon nangyari. Wait ako ng 1 month daw or more than a month. Pero sa akin na-approve ako ng June 25. Na-monetize yung channel ko ng July 23. Yon. July 23 na-monetize ako, morning yon. Grabe, ang saya-saya ko. Grabe yung mga achievement na binibigay ng YouTube sa akin. Nung una, yun na-reach ko yung 1,000, yung 100 subscribers first. Diyos ko, tuwang-tuwa ako, grabe. Yung 100, kasi parang hindi ako makapaniwala na may nag-subscribe sa akin 100 person, di ba? Then, after nun, yung na-reach ko yung 4,000 hours and 1,000 subscribers. Grabe, para akong tumama sa loto nun. Kasi ang hirap talaga. Halos late na ako natutulog everyday. May trabaho pa ako kinabukasan. Ganun siya kahirap. Pero sabi ng ganun, kung may tiyaga ka, may nilaga ka. At totoo yon. So yon, kaya ako siya na-achieve ng mabilis kasi talagang tinrabaho ko siya. Every night, nagtatrabaho talaga ako. Walang palya. Pagkatapos, yung after a month, na-monetize yung channel ko, yun, grabe pa yung 1 month na hinihintay ko, kabadong-kabado ako, lagi ako nininervyos na parang lahat ba nung ginawa ko, tama ba to? Parang, ayun, Diyos ko, parang kung ano-ano tumatakbo sa utak ko. Pero, sa awa naman ng Diyos, ayun nga, pagising ko isang araw, my God, thank you Lord talaga, you're amazing. Sabi niya, monetize na daw yung channel ko. Kaya grabe, tuwang-tuwa talaga ako noon. So, thank you kay Lord and thank you sa mama ko sa pag-guide niya sa akin. And then, syempre, hindi pa doon natigil yung pagiging ano mo, yung pagtatrabaho mo. Kasi, kailangan mo talaga, pag na-monetize ka, kailangan mo magtrabaho ng gusto. And then, after nun, after a month, ang sabi kasi, kailangan makuha mo daw, ma-reach mo daw yung $100. Guys, hindi naman sa totoo lang, hindi ganun kalaki yung sasahurin mo, kikitain mo, hindi naman ganun kalaki. Medyo nakakatuwa lang kasi parang extra money, tapos nakakatuwa kasi parang yung ginawa mo, dapat kasi ginagawa mo siya dahil gusto mo siya at nandoon siya, yung nakikita mo yung result, nakakatuwa. So yun, tapos after a month, nakuha ko naman yung hinihingi nilang $100 na para ma-reach ko. So na-reach ko naman siya. And then, ang sabi nila, papadalan nga daw nila ako ng PIN code. And then, na-receive ko siya kanina. After a month again. So, na-receive ko siya. So, yun. Ito nga po siya. Google AdSense PIN number. So, nakakatuwa kasi this is it. Finally, official na YouTuber na ako. Nakakatuwa kasi finally dumating siya. Nakakatuwa kasi parang lahat ng effort ng ginagawa mo may mga kapalit. So, yun ang nakakatuwa. So, ngayon, ako naman, ang plano ko naman, siguro, kanina pala, bago ko ito ma-receive, galing ako sa isang foundation. May pinuntahan akong isang foundation na nag-promise kasi ako. Gusto ko kasi, yung kikitain ko kasi sa YouTube, gusto ko i-share doon. Gusto kong tumulong doon sa foundation na yon. Kasi, parang eto kasi, binigyan ako ng pagkakataon na makapagsalita sa harap ng camera. Tapos alam nyo naman ako, gusto ko talaga maging artista. So ngayon, parang feeling ko artista na ako. So yon. So gusto ko siyang i-share doon sa yung kikitain ko
siguro gusto ko i-share sa isang foundation kasi gusto kong maging kabuluhan lahat yung ginagawa ko. Ayun yung parang natutunan ko ngayon na parang ang nakakatuwa, gusto kong i-reach talaga yung 100,000 subscribers. Gusto kong maging isang YouTuber. Gusto kong maging isang malaking YouTubers. Kasi gusto ko isang maging malaking YouTuber kasi gusto kong tumulong. Gusto kong gumawa ng isang foundation na pwede kong matulungan. Gusto kong kumita, tapos gusto kong mag-share sa ibang tao. Yun. Yun yung gusto kong gawin. Saka syempre, gusto ko rin matulungan yung mga kapatid ko. Kaya ako ito ginagawa ngayon. So, yun. Hindi siya ganun kadali, guys. Hindi siya ganun ka easy gawin. Pero kung may tiyaga ka, meron kang nilaga, promise. Kaya sa inyong lahat, una, gusto kong magpasalamat sa Diyos. Napaka-amazing ni God. Thank you so much, Lord. And then, sa inyong mga nanonood, thank you po. Bahala na po sa inyo si Lord na i-bless kayo. So, yun, kung ano man po yung meron din po akong mga bashers. So, thank you pa rin po kasi nagiging matatag ako, nagiging strong ako, tapos naiintindihan ko lahat ng mga mini-message ninyo, naiintindihan ko yon. Hindi ganun ka-easy gumawa ng videos, pero salamat po sa mga comments, salamat pa rin po. Good yan or bad yan, thank you sa inyo. Kasi pinanood ninyo yung channel ko. At dahil doon, meron ako neto. And thank you so much talaga. Sabi nga ganon, basta tuloy-tuloy mo lang ginagawa mo, gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, gumawa ka ng mabuti, promise, kabutihan din yung babalik sa'yo. So yon, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta dito kay Sam Brusas Channel. At sa inyong lahat po, sa mga hindi pa po nakakasubscribe at sa mga magsasubscribe pa po, maraming salamat po. At sa mga nakasubscribe na, thank you sa inyo mula kaos dito sa aking puso. Lahat po ng ginagawa ko ngayon, gusto ko po maging makabuluhan. At ayan po ang pangako ko. Lahat ng gagawin ko ngayon, promise, iisipin ko talaga na dapat may katuturan. So maraming salamat. Makakaasa kayo dito sa Sam Brusas Channel na patuloy pa rin ako maghahatid ng mga balita. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin pag-uusap. Paalam!